الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ngayon mga kapatid sa pananampalatayang Islam, aking tatalakay ngayon ang isa sa mahalagang paksa na kinakailangan nating malaman. At sa abot ng aking makakaya, babanggitin ko sa inyo lahat ng nakakasira sa pag-aayuno at mga hindi nakakasira sa pag-aayuno. So ito po yung tatalakayin ko ngayon, nang sa ganun ay maunawaan po ng mabuti ng ating mga kapatid para po hindi na po laging nagtatanong yung iba na ito ba'y nakakasira, ito ba'y nakakasira. Tatalakayin natin ngayon ang mga bagay kung saan halos na pagkasunduan ng ating mga eskolar na ito ay nakakasira sa pag-aayuno. So bago po yan, hayaan nyo po munang i-share natin muna sa iba. Pakisabi lang po kung sakali na hindi po naririnig upang maayos ko po yung aking podyo. So kinakailangan po talaga mga kapatid na maunawaan ito kasi marami pong nagtatanong na sabi nakakasira ba ito, nakakasira ba ito. Ang daming tanong na paulit-ulit at hindi nila alam kung ano pa talaga yung nakakasira sa ating pag-aayuno. Ang tinutukoy natin dito na nakakasira ay kinakailangan mong bayaran pagkatapos ng buwan ng Ramadan. Ibig sabihin, kapag nagawa mo ito, ay mag-aayuno ka pagkatapos ng buwan ng Ramadan. At ito mga babanggitin ko mga kapatid na nakakasira, unawain nyo po na mabuti, masisira po ito sa tatlong kondisyon. Masisira po ito sa tatlong kondisyon kapag nagawa po ninyo ang mga babanggitin ko sa inyo, ay masisira po ang inyong pag-aayuno sa tatlong kondisyon muna. Ito po muna ang tandaan ninyo, tatlong kondisyon ang kinakailangan na makumpleto para sa inyo kapag nagawa nyo po ito mga babanggitin ko. Ibig sabihin, sira po ang inyong fasting. Sira po ang inyong fasting sa tatlong kondisyon muna bago ko banggitin yung mga nakakasira sa pag-aayuno. Unang-una, anyag po na aliman. Ibig sabihin, kinakailangan, alam mo na nakakasira ito. Kinakailangan, itong mga babanggitin ko, alam mo na nakakasira. Kasi pag hindi mo alam na ito pala ay nakakasira, tapos nagawa mo, so exempted po kayo. Hindi po pasok yun na magbabayad po kayo. Pangalawa, na kinakailangan malaman, kung nagawa po ninyo ang bagay na ito, anyakuna dhakiran. Ibig sabihin, naalala mo na nakakasira. Kasi minsan nakalimutan mo na nakakasira pala. So nagawa mo, tapos naalala mo, ay, nakakasira pala. So kapag naalala mo, naalala mo agad na nakakasira, itigil mo agad yun at ituloy mo ang fasting. Ituloy mo ang pag-aayuno. Pangatlo, ibig sabihin, pangalawa, kinakailangan maalala mo na nakakasira. Kasi kapag nakalimutan mo na nakakasira, tapos bigla mong naalala na nakakasira, so itigil mo agad, ituloy mo lang ang pag-aayuno. Pangatlo, anya ko na mukhtaran. Ginawa mo yan ng sinadya mo. Kasi kapag hindi mo sinadya, hindi po sira ang inyong fasting. Kapag hindi niyo po sinadya, ay hindi naman po sira ang inyong fasting. So siguro hindi ko po masyadong palawakin masyado nang sa ganun ay hindi po mapahaba yung aking video. Nabanggit sa Quran, tatlo lamang. Tatlo lamang ang nabanggit sa Quran at ito po ang napagkasunduan ng ating mga eskolar. Bagkus isa sa hadith na napagkasunduan, nabanggit ni Ibnul Mundhir na napagkasunduan, nabanggit sa Al-Mughni na napagkasunduan din ng mga eskolar. Bali, apat lahat kung titingnan natin ang nakakasira po sa ating fasting na kapag nagawa natin ito, babayaran po natin pagkatapos ng buwan ng Ramadan. Tandaan niyo po, kailangan po magawa, pag nagawa mo ito sa tatlong kondisyon, alam mo na nakakasira, naalala mo na nakakasira, sinadya mo na gawin ito, so talaga magbabayad po kayo pagkatapos ng buwan ng Ramadan. Unang-una, pagkain ng sinadya. Kapag kumain po kayo ng sinadya, so sira po yung fasting. Pag inom ng sinadya, tandaan po sinadya, pagkikipagtalik ng sinadya. Ito po ay magsisimula sa pagbukang liwayway, sa pag-adan ng Fajr. Kapag hindi po natin alam yung pagbukang liwayway, so pag nag-adan po ng Subo o nung o Fajr, bawal po ito hanggat hindi lulubog ang araw. Hanggat hindi lulubog ang araw. So pag inom ng sinadya, pagkain ng sinadya,
pakikipagtalik ng sinadya, at pagsuka, yung magsusuka ka ng sinadya. Kapag nagsuka po kayo na hindi po ninyo sinadya, ay hindi po sira ang inyong fasting. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag ikaw ay nakakain ng hindi mo sinadya, ibig sabihin, nakalimutan mo na fasting ka, tapos kumakain ka ngayon at uminom ka, tapos bigla mong naalala na ikaw pala yung fasting, so itigil mo yun at ituloy mo ang iyong pag-aayuno. Dahil tunay na mahal ka ng Allah, dahil pinakain ka niya at pinainom ka niya. So wala pong problema doon. Wala pong problema doon kung nakalimutan niyo po na kayo ay fasting. Yung pagkikipagtalik sa umaga ng Ramadan, mabigat po ang kabayaran yan, kafara. So kapag nagawa po ito sa umaga ng Ramadan at wala po kayong mabigat na dahilan, so magpapalaya po kayo ng alipin. Pangalawa, pag hindi nyo kaya, mag-aayuno po kayo ng 2 months straight. Pag hindi nyo pa rin po kaya, ay magpapakain po kayo ng 6 na mahihirap. Kaya sa may mga asawa po mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, magtiis po kayo, gawin nyo po ang pagkikipagtalik sa inyong asawa sa gabi ng Ramadan. Sabi ng Allah, Uhilla lakum laylata siyami rabtu ila nisaikum. Halal sa atin ang pagkikipagtalik sa ating misis sa gabi po ng Ramadan. So wag po gawin sa umaga ng Ramadan. Pang-apat, yung pagsuka ng sinadya. Ibig sabihin, kapag nagsuka po kayo na hindi po ninyo sinadya, so hindi po sira ang inyong pag-aayuno. So ngayon, ang karagdagan dito, yung paglabas ng regla at pagsilang ng babae ng kanyang sanggol at may lumabas sa kanyang dugo, so talagang bawal po sa kanya mag-fasting. Okay? Ibig sabihin, pag lumabas ang regla ng babae, at ang dugo ng bagong silang ng kanyang sanggol, hanggat nandiyan ang regla at hanggat nandiyan ang dugo ng bagong silang ng kanyang sanggol, hindi po kayo pwede mag-fasting. Bagkus, haram po sa inyo na mag-ayuno. So, ibig sabihin, kung bibilangin natin yung lahat ng nakakasira ng pag-ayuno, pagkikipagtalik, pagkain ng sinadya, pag-inom ng sinadya, pagsuka ng sinadya, paglabas ng regla ng babae, paglabas ng dugo ng bagong silang ng kanyang sanggol, at yung ginagawa ng mga lalaki, na ito ay bawal yung pagmamasturbate, yung ginagalaw ng lalaki ang kanyang ari na sinasadya niya, so yun po ay haram. Ibig sabihin mga kapatid, nakakasira po ng fasting. Kapag po na naginip kayo, brother, sister, with dream, lumabas sa inyo ang similya o sperm cell, may lumabas sa inyo sa pamagitan ng panaginip, tapos nagising kayo at may lumabas sa inyo, hindi po sira ang inyong fasting. Hindi po sira ang inyong fasting. So wala pong problema doon. Yung po yung nagtalik sa kanyang misis, nagtalik ng mag-asawa, tapos hindi sila nakaligo, nakatulog sila, nakabuwilo ang kanilang tulog, nagising sila umaga na, hindi po sila ang inyong fasting. So maligo po kayo kinabukasan kahit hindi po kayo nakapagsahur. Take note, ang pagsasahur ay hindi po kasama sa kondisyon ng fasting. So kapag ang mga kapatid na may kapatid tayo na hindi nakapagsahur, wala pong problema doon. Ngayon, dadako tayo ngayon sa mga panibagong sa kasalukuyan, yung maraming tanong. So, inuulit ko para maunawaan po ninyo na mabuti. Yung mga binanggit ko, yun lang po yung nakakasira ng fasting. Yun lang po ang nakakasira ng fasting. Ulitin ko, pagkain ng sinadya, pag-inom ng sinadya, pagkikipagtalik ng sinadya. Ito po ay gagawin po sa mula sa pag-adan ng fajar hanggat sa paglubog ng araw. Yung pagmamasturbate, okay, sa araw, pagsuka ng sinadya, paglabas ng dugo ng babae, ng regla, yung bagong silang ng kanyang sanggol, may lumabas sa kanya. Mayroon dito na nagkaroon ng opinion ng ating mga scholar, yung pagdudonate ng dugo, yung hijama, pagdudonate ng dugo. Karamihan sa mga ulama, yung pagdudonate ng dugo, hindi po nakakasira ng fasting. Kaya ang payo ko po sa ating mga kapatid, kapag gusto niyo pong mag-donate ng dugo, gawin niyo po sa gabi. Gawin niyo po sa gabi. Pero kung kayo ay nasugatan kayo, nagpakuha kayo ng dugo, nagpakuha kayo ng sample ng dugo, hindi po ito nakakasira ng fasting. Yung pagbubunot ng ngipin at may dugo na lumabas sa ating ngipin, hindi rin po nakakasira ng fasting. Pag-toothbrush, paggamit ng toothpaste, hindi rin po ito nakakasira ng fasting. Pero mainam po, huwag na po kayo mag-toothpaste, gawin niyo po ito sa gabi. Yung pagpapatak sa mata ng eye drops, yung sa mata, yung papatak, so hindi rin po nakakasira ito ng fasting. Sa may mga asthma
kung saan meron silang spray sa kanilang bunganga, magpapa-spray sila. Nagkaroon po dito ng opinion ang ating mga ulama. Pero ang lodge na to daima, bagkus ang ating mga scholar ay ang pananaw nila dito ay hindi po nakakasira ng fasting. Para lang po silang nagmumug o nagsingot ng tubig katulad ng nagudo. So ang taong nag-spray dahil sa kanyang asthma, mayroon po sa ating mga scholar na nagsabi na ito po ay nakakasira ng fasting. Pero ang pinaka-correct po ay hindi po ito nakakasira ng fasting. Sa makabagong teknolohiya, yung pag-inject ng dextro, mayroon pong pag-inject. So may mga uri po yung injection. Kapag ang in-inject po sa inyo ay katumbas po ay pagkain o katumbas ay inumin. Halimbawa, in-inject po kayo ng dextrose kung saan tubig po ipapasok po sa inyong ugat. So katumbas po nun ay tubig o pagkain. So ito po ay nakakasira ng fasting. Nakakasira po ito ng fasting. Pagpapalit ng dugo. Halimbawa, may nag-donate sa inyo ng dugo, kinakailangan palitan ng ating dugo. So nakakasira po ng fasting yun. Kapag ang in-inject sa inyo ay anesthesia dahil magpapabunot ka ng ngipin, hindi po nakakasira ng fasting. In-inject ka ng Voltaren, antibiotic, hindi rin po nakakasira ng fasting. Nagpa-oxygen po kayo, hindi rin po nakakasira ng fasting. Nagpapatak po kayo sa ilong, basta hindi lang po umabot sa lalamunan at hindi niyo po sinasadya, hindi po nakakasira ng fasting. Yung pagtutuli sa tainga at paglagay ng tubig sa tainga, hindi rin po nakakasira ng fasting yan. Nagkaroon lang po ng opinion ng ating mga scholar kung bubuhusan ng tubig ang tainga. Pero ang kung totoo si mga kapatid, hindi po lagusan sa lalamunan ang ating tainga. Hindi po hindi diretso sa ating lalamunan. Kaya hindi po nakakasira ng fasting. Yung pagputol ng kuko, hindi po nakakasira ng fasting. Pagbunot ng buhok, paggupit ng buhok, hindi po nakakasira ng fasting. Lahat ng ini-inject sa ating katawan na hindi katumbas ay pagkain at hindi katumbas ay inumin ay hindi po nakakasira ng fasting. Katulad ng insulin, katulad ng antibiotic, katulad ng anesthesia, o ano mang ini-inject sa ating katawan, hindi po ito lahat nakakasira ng fasting, maliban lamang kung ang ini-inject sa atin ay katumbas ay pagkain at inumin, doon po masisira ang ating fasting. Tungkol naman po sa sigarilyo. Ang sigarilyo po mga kapatid, unang-una haram po ito. Haram po. Oo, hindi po nabanggit ang salitang sigarilyo sa Quran, hindi po nabanggit ang salitang sigarilyo sa Sunnah, pero ito po ay haram. Alam po natin yan, nakalagay po dyan sa kanyang pakete na ito ay nakakasira sa ating kalusugan. So ang paninigarilyo mga kapatid, pumapasok yan sa ating bituka. At kung tutuusin, yung mga nakakapanigarilyo ay halo kahit hindi sila kumain, ganado po sila. So ito po ay nakakasira ng fasting ang paninigarilyo. So hindi lang po talaga dapat na gagawin ito ng tao, talaga dapat iwasan niya po ang paninigarilyo. Ano pa po yung mga dapat nating malaman tungkol po sa mga nakakasira sa ating fasting? Yung paglabas ng dugo, mayroon pong lumabas na dugo sa inyong ilong, mayroon pong lumabas na dugo sa inyong katawan, hindi po ito nakakasira ng fasting. Yung pagmumog, kapag po kayo naguhudo, tapos magmumumog po kayo at magsisingot po kayo ng tubig, hindi rin po yan nakakasira ng fasting. Huwag nyo lang pong lakasan. Wabalik Filistin siya ki illa an takuna swaiman, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, lakasan mo yung pagsingot. Maliban kung ikaw ay fasting, huwag mo lang masyadong lakasan. Ibig sabihin, pwede kang magsingot ng tubig, okay? Pero huwag mo lang itong lalakasan. So yan po mga kapatid, ang mga bagay na dapat nating malaman na hindi po nakakasira ng ating pag-aayuno na akala natin ay nakakasira sa ating pag-aayuno. So lahat ng uri ng ini-inject sa ating katawan, yung pinapatak sa mata, pinapatak sa tainga, at yung mouthwash na gagamitin natin hanggat hindi natin sinasadya na malunok, hindi rin po ito nakakasira ng fasting. So kinakailangan po mga kapatid na alam po natin yung mga batas nito kasi napakagaan po ng Islam. Napakagaan po ng Islam. Huwag po natin pahirapan. Yung pagkain, pag-inom, pagkipagtalik, lahat ito na sinasadya, ito lang po mga nakakasira. At yung pagsuka na sinadya, pagpapa-inject, nakatumbas ay pagkain, ay yun po ang nakakasira ng fasting. Yung paglunok ng laway, okay. Si Razbas, ang tanong niya kung ang paglunok ng laway ay nakakasira ba ng fasting, hindi po nakakasira ng fasting ang paglunok ng laway. Wala pong problema dyan mga kapatid. Hindi po ay nakakasira ng fasting ang paglunok ng laway. Ano pa nga ba? Yung mga kinakailangan, yung madalas po na itinatanong ng ating mga kapatid na inakala natin ay nakakasira ng fasting. Lahat ng parte ng ating katawan, yung pagbunot ng buhok, sabi nila nakakasira, hindi po nakakasira. Pagtuli-tuli, pagpasok ng bagay sa tainga, hindi po ay nakakasira ng fasting.
pagputol ng kuko, may mga naririnig tayong ganun, hindi po nakakasira ng fasting yan. Yung pagkatay ng manok, hindi po yung nakakasira ng fasting sa araw ng Ramadan. Wala pong connection yun. Yung pagtutoothbrush, hindi po nakakasira ng fasting. Paggamit ng toothpaste, hindi po nakakasira ng fasting. Mas mainam po gawin nyo po sa gabi. Yung pagpapaturok ng insulin, tanong ni Jibril Paunil, hindi po nakakasira ng fasting. Ano pa nga ba yung mga dapat na, no? Yung may mga tanong, pwede po kayo mag-comment sa abot ng ating makakaya. Pwede po nating sagutin ang inyong katanungan. Actually, napakadali po ng Islam, mga kapatid. Huwag po natin pahirapan na bawat galaw natin, akala natin nakakasira, yun pala ay hindi nakakasira. Yung inuulit ko, yung pagdudonate ng dugo, may nagsabi sa ating mga scholar na nakakasira ng fasting. Pero karamihan sa ating mga ulama, hindi po nakakasira ng fasting ang pagdudonate ng dugo. Okay, so ano pa ba yung mga dapat na malaman ng ating mga kapatid tungkol po sa nakakasira ng pag-aayuno, na akala nila ay nakakasira ito ng pag-aayuno, yun pala ay hindi nakakasira ng pag-aayuno. Tandaan nyo lang po yung mga binanggit ko. Ang pagtikim ng pagkain, okay, ang pagtikim ng pagkain, mga kapatid, nahati po sa dalawa. Kung hindi kinakailangan, hindi po pwede. Halimbawa, hindi kinakailangan, hindi mo na kailangan tikman yung pagkain. Pangalawa, kinakailangan kasi po magbibinta po kayo o kaya magpapakain po kayo ng marami. So, pwede niyo pong tikman ang pagkain. Pero, take note, sa dila lang po. Huwag pong lulunukin. Sister Emily, pwede pong tikman ang pagkain kung sakali kinakailangan pong tikman kasi magpapakain po kayo ng maraming tao o magpapakain po kayo ng inyong amo, sa inyong amo, o kaya ay dahil nagbibinta po kayo, pwede niyo pong tikman ang pagkain sa pamamagitan lamang ng dila, pero huwag niyo pong lulunukin. Sa dila lang po, hindi ilabas po ninyo yan. Kasi kung hindi po kinakailangan, ang hatol po dyan ay makro. Pinakamababang hatol po niya ay hindi po kaaya-aya. Yan po ay makro. So isa lang yung mga late po pumasok, paki-review niyo na lang po yung mga nakakasira po ng ating fasting. At inuulit ko, yung mga binanggit ko kanina, masisira lang po ito sa tatlong kondisyon. Alam nyo na nakakasira. Pangalawa, naaalala mo na nakakasira kasi kapag hindi mo naaalala, nagawa mo, hindi po masisira ang inyong fasting. Pangatlo, sinadya mo kasi pag hindi mo sinadya, ay hindi po masisira ang inyong pag-aayuno. So ano pa kaya? Ang magkain ng panadol, okay, si Brother Abdulaziz, ang pagkain ng panadol, nakakasira po ng fasting. Take note, ang ating mga scholar ay naglagay sila ng kaida. Sabi nila, kullu ma yasilu ila al-ma'idati wa hiya allati yu'abbaru anha bil jawf an tariq al-anfi aw al-fam fa innahu muftir. Lahat ng papasok sa ating bituka, sa ating lalamunan, papasok na sasadyain natin, kahit na kumain ka pa ng bato o ng panadol, kahit hindi ito katumbas ay pagkain, basta kinain mo at linunok mo, kahit maliit lang, nakakasira po ng fasting. So yung pagkain ng panadol ay nakakasira po ng fasting pag kumain po kayo ng panadol, kahit hindi katumbas ay magpapalakas po sa inyo, kahit gamot lang po. Yung paggamit po ng Bix at saka yung mga gamot na ini-inhale, okay, yung inaamoy ng mga gamot, yan po ay hindi po nakakasira ng fasting. Yung mga Bix, yung mga pinapahid, yung perfume, hindi po yan nakakasira ng fasting. Okay? So mayroon pa po pang mga comment dyan na gustong magtanong tungkol po, para po gusto nilang malaman kung ano pa po, kung nakakasira man ng pag-aayuno o hindi po nakakasira ng pag-aayuno. So maghihintay po ako ng ilang minuto sa mga kapatid natin na gustong magtanong, na nais nilang malaman kung ito ba ay nakakasira ng fasting o hindi nakakasira ng fasting. So napakaganda po ng Islam. Pero take note, mga kapatid, itong mga binanggit ko, ito po yung mga bagay kung saan ay papalitan nyo po after Ramadan kapag mayroon po kayo nalabag dito. Tungkol naman po sa mga bawal na pagsisinungaling, paglibak sa kapwa, pagsasalita ng hindi magaganda, nakakabawas lang po ng gantimpala yan. So useless po ang ating fasting kapag tayo gagawa rin ng haram sa araw ng Ramadan. Yung paglunok po ng laway, Brother Yunus, hindi po nakakasira ng fasting. Kaya mga kapatid, huwag po kayong dura ng dura kasi magdadry po yung lalamunan. Hindi po nakakasira ng fasting ang pagdura ng pagdura. Huwag nyo na pong hayaan eh. Hindi po nakakasira ng fasting ang paglunok ng laway. Nakakasira po ba ang sobrang galit? Ang galit ay hindi po nakakasira ng fasting. Pero nagsasanay po sa atin na Sister Fatima Ferrol
ang pag-aayuno na maging matiisin. Okay? So kapag po kayo nagalit, hindi po masisira ang inyong fasting. Pero pinakamainam, sabihin mo, in saim, tunay na ako ay nag-aayuno, so huwag po kayong magalit. Dahil ang pag-aayuno ay nagtuturo sa atin na huwag po tayong magalit. Paano po ang pagpalit ng pag-aayuno pagkatapos ng Ramadan? Ang pagpalit ng pag-aayuno pagkatapos ng Ramadan, so nasa sa inyo po yung hanggat hindi pa darating ang susunod na Ramadan, mag-aayuno po kayo kagaya po ng pag-aayuno natin ngayon. So pagkatapos ng Ramadan, papalitan niyo po ang inyong mga utang. Kung mayroon po kayong mga nautang sa buwan ng Ramadan. So siguro wala na pong tanong at malinaw na po yung mga nakakasira at hindi nakakasira sa ating pag-aayuno. Okay, yung pong nakapagsalita ng masama nang di sinasadya o nakipagsagutan kasama ng hindi po nakakasira ng fasting yan, Vincent, no? Pero hindi po maganda yan na ginagawa sa araw ng Ramadan. Dapat po magtiis, huwag magsalita ng maganda, huwag magipag-away. Yung paggamit ng siwak, sunna po yan. Hindi po yan nakakasira ng fasting, yung paggamit ng siwak. Yung pag-ahit ng balbas, hindi po nakakasira ng fasting yan. Pero bawal po yan. Bawal po yan. Pero hindi po nakakasira ng fasting. Nanaginip ka ng kumakain na nakakasira ba ng pag-aayuno? Ang pananaginip na kumakain ka, kahit busog na busog ka sa panaginip, hindi po nakakasira ng fasting. Kahit nilabasan, kahit nakipagtalik po kayo na kayo ay nanaginip, hindi rin po nakakasira ng fasting. So, meron pa po bang gustong itanong ng ating mga kapatid? Na nais malaman kung nakakasira ng fasting o hindi nakakasira ng fasting. Kung wala na po kayong tanong, mag-iwan na lang po kayo ng comment at inshallah, titingnan na lang po natin inshallah sa pagbubukas natin inshallah. Nilabasan ng white blood na hindi sinasadya nakakasira po. Wala pong problema doon na Brother Hamud, yung nilabasan po kayo, maging gising ka man o kaya ikaw ay natutulog tapos may lumabas sa iyo na sperm o white blood at hindi mo ito sinadya, hindi po siraan yung fasting, Brother Hamud Hana Abdul Nasir. Hindi po ito nakakasira ng fasting. Maliban kung sinadya mo, doon masisira ang inyong fasting. Wallahu alam. Okay, so meron pa bang gustong mag-comment? Paglunok ng laway, nabanggit na po natin kanina, hindi po nakakasira ng fasting. Pagbubulot ng ngipin, hindi po nakakasira ng fasting. Pagpapa-inject, basta hindi lang po katumpas ay pagkain at inumin, hindi po nakakasira ng fasting. So kung wala na po, ay i-stop na po natin. Nakakasira po ng fasting, hindi muna iiwasan sa FB na may dumadaan ng mga hubad. Hindi po nakakasira ng fasting yun. Hindi po nakakasira ng fasting, Brother Karim. Pero nakakabawas po ng gantimpala. Nakakabawas po ng gantimpala, lalong-lalo na po kapag sinasadya. Kapag sinasadya, nakakabawas po ng gantimpala. Pero hindi po nasisira ang ating fasting. Iba po yung tinutukoy na nakakasira ng fasting at nakakabawas ng gantimpala. Kasi useless din ang ating fasting kung ang gantimpala nito ay walang matitira. Kaya dapat iwasan po natin yung mga bawal. Wallahu alam. Kung wala na pong tanong sa mga kapatid natin, yung mga huli yung pumasok, balikan nyo na lang po yung ating tinalaki kanina para maunawaan po ninyo ang mga nakakasira sa ating fasting. So, uulitin ko, pagkipagtalik, magkano ang bayaran? Ang pagkikipagtalik sa asawa ay may tatlong kafara. May kafara siya tatlo. Kapag ginawa po ito sa araw ng Ramadan na sinadya, una, magpapalaya po ng alipin. Kapag hindi, pag dahil wala na pong alipin ngayon, magpa-fasting po kayo ng dalawang buwan na sunod-sunod. Pangatlo, kung hindi kaya, ay magpapakain po kayo ng anim na pong miskin, anim na pong mahirap, kapag hindi niyo po kaya na mag-ayuno ng dalawang buwan na straight. So ngayon, i-conclude natin, ulitin ko sa mga huling pumasok, ito po ang nakakasira ng fasting. Ito po ang nakakasira ng fasting, pag-inom ng sinadya, pagkain ng sinadya, pagkikipagtalik ng sinadya, yung pagmamasturbate, yung ginagawa ng lalaki o babae ng sinadya. Kasi kapag may lumabas sa'yo, natutulog ka o gising ka, hindi po sirang fasting. Okay? Pagsuka ng sinadya. Kapag nagsuka po kayo, hindi po sinadya, hindi nyo naman po tinusok ang bunganga nyo, hindi po sirang fasting. Panglima, pagsuka ng sinadya. Pang-anim, yung pagpapa-inject. Yung pagpapa-inject na katumbas ay pagkain. Katulad ng dextrose, katulad ng pagpapalit ng dugo,
papalitan po kayo ng dugo, so nakakasira po ng fasting. So yan po, pag ini-inject po kayo ng hindi po pagkain katulad ng mga antibiotic, anesthesia, insulin, hindi po nakakasira ng fasting. So pang-anim, yung mga katumbas na pagkain na ini-inject. Pang-pito, yung paglabas ng regla ng babae. Pang-walo, yung paglabas ng dugo ng babae na bagong silang ng kanyang sanggol. So ito po, walo na to ang mga nakakasira ng fasting kapag sinadya po ninyo ito na gawin sa araw ng Ramadan. Pero yung regla at saka yung bagong silang, kahit hindi nyo sadya, talagang lalabas po talaga yan. Ustad, malayo kami sa masjid, kaya dito na lang ako magsala ng sa bahay pati tarawih pwede. Brother Danilo, nagkaroon ng opinion ng ating mga eskular tungkol po sa pagsasala ng tarawih. At ang pinakamainam ayon sa karamihan ng mga ulama, sa masjid nyo po gawin. Pero kung sakali malayo pang inyong masjid, okay lang po Brother Danilo na magsala po kayo ng tarawih sa inyong masjid. Wallahu alam. Hamud Abdul Nasir, pagkikipag-usap sa kasintahan, actually pagkikipag-usap sa kasintahan po mga kapatid, ito po ay bawal, nakakabawas po ng gantimpala. Hindi po nakakasira ng fasting. So hanggang dito na lamang, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.